Mark Heras. Just be man enough. Jeneline Mercado. Gusto kong sabihin sa kanila na please, tigilan niyo na po yun dahil nakaka-apekto yun sa akin and sa baby. Samantala, totoo nga ba ang balitang na airport to airport si Mark Heras sa Japan dahil nabuking na wala itong working visa sa gagawin niyang concert doon? Hindi po totoo yun. Ang nangyari, hindi pa kami nakakaalis kasi meron daw parang kulang na papers sa City Hall. So hindi pa ako pumupunta ng airport ng Japan, tapos bumalik ulit ako ng Philippines, no? So no A to A na nangyari. Up later. Jeneline Mercado, nakapag-desisyon na nga bang makipaghiwalay kay Patrick Garcia? Ang madamdaming pagbubukas ng puso ni Jeneline. Abangan! Get the latest showbiz issues straight from the stars to Star Talk. Hatid ng the new... Trying to cope with everything. Ito ngayon ang sentro ng pamumuhay ni Jeneline Mercado. Bukod sa angay pagiging matatag na harapin ang pagsubok na nataon pa sa maselan niyang paggagalang tao. Ano ba ang mga naging developments between that time, yung interview natin hindi na air, tapos and now that you are seated in front of each other, nag-uusap muli? Ganun pa rin. Sa side ko, wala, kumbaga ako, well, syempre mas nagiging mature and yung pananaw ko talagang kailangan wide na. Last Sunday, nagpa-interview si Patrick Garcia sa The Buzz. Anong naramdaman mo sa mga statements na binitawan niya? Syempre nalungkot ako, tsaka nangibabaw yung gulat. Kasi parang akala ko tapos na. Kasi Valentine's dito, Butch, nakapag-usap naman kami. But hindi namin natackle yung mga personal, like yung mga plans namin sa buhay. But nilabas na lang ako, then after nun, parang sabi niya, oh, tapos na. Wala nang mga interviews, wala nang ganun. And sabi ko, of course, sabi ko, basta ako, tapos na. Okay, nung nag-usap tayo, this was the third week of January. Pagkatapos dun, diba, meron pa tayong sit down with you and Patrick. Ano ang nangyari after that? Nagkita pa ba kayo ulit? Nagkita kami nung mismong concert. But after the concert, wala. When was the concert? February 2. As in, kumukontak ka at hindi sumagot? Trying to reach him, but wala. Tumatawag po ako, tapos nagtitext ako. Tapos wala. Parang siyempre, tubos na papagod din naman tayo. So, parang mas lalo lang nakakasama ng loob. Parang pag hindi ka pinapansin, pag gano'n, parang tigil na lang. Huwag kung ayaw, huwag na lang. Jen knows that she can talk to Patrick anytime. And if ever hindi niya ma-reach si Patrick, I'm the one she calls. And even when they were together, even when she wasn't pregnant, pag nag-aaway sila ni Pat, sinusundo pa nila ako kung saan man ako para umupo doon, para mag-referee sa kanilang dalawa. Paano na buo yung Valentine date ba yun? O anong klaseng Valentine yun? Actually, nung Valentine's Day, nawawala na ako ng pag-asa. Parang lahat kami sa bahay ni Ate Len, yung mga kasama ko sa bahay, parang, ay, wala tayong date. Parang yun, syempre nalulungkot kami. Na parang, ay, nako. Dito lang tayo sa bahay. Labas na lang tayo, gano'n. Tapos, mga lunchtime, or after lunch yata, yung tumawag siya. Tapos nag-invite na manood ng sine, and kumain sa labas. Inano ko naman po, parang, syempre, in-accept ko naman yung invitation. Pero hindi kayong parang ngayon, kanyaring netampo kanyari, na ba't ngayon ka lang tumawag? Parang walang nangyari. Pero, natuwa ka? Siyempre naman po. Natawa naman po ako. Kasi hindi niya naman ako nakalimutan. Nakita kami dun sa ano, sa Game Hills. Sa promenade. Ayun po, dinner. Tapos nanod ng movie. Dalawa lang. Ayun po. Tapos iwalay na ulit. Anong na-take up nung dinner? Napag-usapan lang namin na stop na yung mga interview, yung mga showbiz thing, ganyan-ganyan. It came from you or from him? From him. Okay. Tapos siyempre nag-agree na rin ako. Sinabi ko na rin na, syempre, ganyan-ganyan, ayoko na rin magsalita, well, marami na rin nasaktan, marami na rin mga issues na naglalabasan, well, sana mahinto na yun, and ayoko na rin magsalita. Then, yun, after na rin mag-usap, Sunday, nakakita ako ng, yun, interview. Napag-usapan niyo yung ceasefire sa mga interviews, no? Pero,
Napag-usapan niyo ba yung tungkol sa inyo? Hindi po. Nobody bothered to take that up. Para bang ano na ba ang lagay nating dalawa ngayon? Were you expecting? No. Kasi sana, di ba po, parang kung mag-i-expect ako, sana noon pa, ginawa niya na yun. Parang, and lagi ko nag-i-expect kasi na parang siguro sana pagdarating din yung time na tatawagan ako noon, i-text ako noon, or mag-i-approach ako noon para kausapin. Pero lagi lang akong na-turn down. Parang ayoko na lang maghintay. Nadi-disappoint. In other words, in your heart of hearts, ang alam mo talaga, tapos na kayo. Kasi parang ang hirap eh, hanging. Yung hanging na hindi mo alam kung kayo pa ba. Or inihintay niya na lang ba na sabihin ko na ayoko na. Kasi ayaw niyang sa kanya manggaling. Parang ang daming naglalaro sa isip ko. Kasi hindi ko talaga alam. Wala akong idea na parang ano ba talagang gusto nito? Anong purpose niya? Bakit hindi ako kinakausap? Bakit hindi ako tinatawagan? Or bakit hindi ako tinetext? Hindi man lang ako dinadalaw, ganun. Parang ang gulo. Ang gulo talaga. Eh, but from your end, ba't hindi mo pa desisyonan? Nakapag-decide na rin po ako. My decision is, to move on with or without Patrick. What if mag-appeal siya ng a second chance? I think, kung mag-appear pa rin siya and hihingi siya ng second chance, well, I think it's too late. I mean, sana noon pa lang ginawa niya na yung kung ano yung tama. Sinabi ko na rin po sa kanya yun, well, sana na-receive niya. Nag-text ako sa kanya ng last Sunday after the interview, nung after ko mapanood ng interview. Ano bang sinabi mo? Kasi parang yung unang reaction ko kasi nung napanood ko yung interview na parang, ha? Hindi naman eh. Hindi naman totoo eh. Parang hindi ka pa rin sigurado na kung sa'yo ba to. Diba kung sigurado ka, pwede mong sabihin na, sa akin to. Tapos, period. I'm gonna say this. When Jen called me up to tell me that she was pregnant, without a doubt, I did not question her pregnancy. That was the least thing in my head. I told her, call up my mom. Sabi ko, kamatakot. Sabi ko sa kanya, kasi nanay yan eh. Alam niya kung anong gagawin. Kung ako, hindi ako nagdududa eh. Si Patrick pa kaya. Doon talaga tumama sa'yo? Doon ka pinakarasaktan? Opo. Opo. And yung sinabi niya na, parang isang araw lang na hindi ko siya makita. Or parang naguguluhan siya sa akin sa mga mood swings ko or sa lahat or parang hindi siya sanay sa attitude ko na ganun. Parang paano mangyayari yun? Eh hindi naman tayo nagkikita. Hindi naman tayo nagkakausap. So paano mo makikita or paano mo mararamdaman yun? Eh hindi mo naman ako kasama. Would you say na ito hindi mo na pwedeng palampasin? Hindi ko na ito pwedeng palampasin kasi parang hindi lang ako yung nandito sa situation, pati yung bata. Parang hindi lang ako yung nasasaktan. Siyempre may tinadala ako and parang hindi siya sigurado kung sa kanya to. Parang para sa akin, maansakit-sakit nung feeling. Parang nakakalungkot kasi alam namin pareho. Tsaka alam ko sa sarili ko na sa aming dalawa to, anak namin to. Well, kung ayaw niya, hindi ko siya pipilitin. Alamin naman niya. Diba? Una pa lang na saan niya yung baby? Diba? Na andahas ng panagutan to, ganun. Pakasal sila. Tapos bakit biglang ganito? Ba't parang biglang hindi naging sigurado? Awa naman siguro. Huwag yun naman gawin sa tao eh.